sana ano, mas marami pang ma-achieve yung SB19 world domination. I'm with you sa world domination. Kinakabahan lang ako kasi dadami na yung kaaga ko kay Ken, pero kahit naman anong mangyari, hindi naman siya mapapasa sa akin. Hello, hello! Welcome back to KUDA SERYE, kung saan tayo ay magkukwentuhan, mga chichismisan, at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. At yes, solo po ko ngayon. Charot, hindi, may guest tayo. Pero mamaya na yan. Bakit? Bakit ba tayo magkaka-guest? Ito kasi, alam ko, naririnig nyo na lagi sa vlog ko, dito sa podcast, parang ilang episodes ko na nababanggit ang SB19. Nakikita nyo naman sa aking pa-background. At bakit nga ba? Kasi nga, di ba, sobrang naging fan ako ng SB19 at lagi kong sinasabi din na gusto ko itong gawan ng isang full podcast episode. Ganun ko sila kabet. Ganun ako ka-fan. At syempre, para tulungan ako dito mag-fan girl sa SB19, ay syempre naghanap ako ng ka-fan girl ko din, no? Eto hindi, kasi nung nagpa-fan ako sa SB, sabi ko talaga, wala ako masyadong ka-join. Parang wala akong nakikitang fan din, ganyan. Tapos nung nakita ko na fan din siya, sobrang happy ko. At na meron akong kakuda ngayon about SB19. So, itong episode na to ay hindi lang para sa mga fans, para rin sa mga baby 18, yung mga fans ng SB. So, eto na. Eto kasi si Te, parang lagi kami nagpa-fan girl din simula college. At promise, siya ay isa sa mga friends ko noong una kong naging friend kasi same kami ng apartment. So, papasukin ko na nga siya, no? Let's welcome sa KUDA SERYE, Eira Ray! Eira Ray! Eira Te! Wow, Eira Ray! Eira Ray! Hello! Hi, Te! Nice to be here. Wow. Hi, mga kakuda, mga kajasters, ganun. Yun yung usual. I love it. Mga kakuda, hello! Yun nga, Te. Ready ka na ba? Charot. Kailan ba tayo naging ready tungkol dito? My God. Hindi kami ready. Gusto mo yung gusto ko siyang gawa ng full episode? Ganun ko sila kabet. Naman. Dapat lang. Wow. Ito nga si Ira, since college friends talaga kami. At wala pa akong org nun, di ba, Te? Lagi na tayo magkasama. First year pa lang. At nag-reconnect na nga po dahil sa SB19. Dahil sa SB19. Connected naman tayo, like sa Twitter, Facebook. Oo. Pero ngayon, as in, nagtataga na tayo, parang mag-jowa. Be, parang lagi ka tayo magka-chat, be. Iba? Iba. May bagong ayudang picture. Oo, abangers. So, una kong tanong sa'yo, Te. Ay, ito muna. Basic, magbigay muna tayo sa kanina ng basic info about SB19. Dun sa mga hindi pa fans. Yeah. Baka tayo sabi-sabi dito ng SB19, hindi naman nila kilala pala. So, yung sa mga hindi po nakakakilala, bakit? Actually, lagi kaya silang trending, oh? Oo, laging may mga news about them. O, baka tayo lang yung nakakakita. So, feeling ko, naririndi na yung mga tao sa FB ko, saka sa IG stories ko, kasi puro SB19. Kung hindi nyo pakilala, baka nakamute pala ako sa kanila. So, SB19 is a Filipino group, wow, composed of, eto nakikita nyo sa likod ko, sa mga nasa YouTube, composed of, wow, syempre, Justin, ang buso, wow, Josh, ang most charismatic member. Naman, skincare number one. At ang bias ni Ira na si Pablo, the pinuno. Actually, ikaw pa sure. Hindi ka pa sure. Oh, mamaya natin ipa-finalize yung bias. Okay, si Pinuno ang ating leader na dyan sa gitna. At syempre, ang heavenly voice, kung naririnig yung mga birit-birit, si Stell yun. Stell. Hmm. At syempre, ang bias ko, wala nang iba kundi si Ken Susan. Iyak. Bigla last name? Yes, Te. Ken Susan, the main dancer. Of SB19. O ikaw, Te, ano pang mga alam mo sa kanila? Ano ba? Konti pa lang rin kasi parang interviews in the, paano ba to? Parang in my free time. Yes. Sila ang aking, you know, pastime. Pastime. Oo. Be, ako parang sila na ang life. Oh, I love it. Oo.
tuwing ano yan, si Jachin, just ko, bibigyan niya akong video. Te, panoorin mo to. Ako naman si Oo. Sige, te, work muna. Tapos mamaya may isa-send the video. Wait lang, may meeting ako, te. Tapos mamaya na babalik na lang uli. So, yun nga, te, sila ay Filipino boy group na trained ng isang Korean company na Show BT Philippines. So si Show BT, Korean company nga siya, tapos nagtayo siya dito sa Pilipinas, tapos nagpa-talent sila, talent search nung mga ano ilang years ago. Pero 'yan, bago i-debut ang SB19, nag-train muna sila ng 4 years. Diba? Siyempre, te, 4, mga ganon, 3 to 4 years. Siyempre, sa dami ng interview na napanood ko niyan, memorize ko na yung ano nila. Noong 2016, si Stell yung nagsasabi lagi noon. 2016 daw. Tapos, noong 2018, na-debut sila with the song Tila Luha. Pero hindi pumatok, be. Hindi pumatok. Kaya, noong 2019, sabi nila sa sarili nila, na, sige, one last song, yung Go Up. So, nirelease nila yung music video ng Go Up. Pero hindi pa rin talaga inabsorb ng mga katauhan. Mga July, August yun eh. Go Up 2019 yun. Tapos, nung September, may nag-post sa Twitter. Oo. Na nag-viral yung dance practice nila dance ng Go practice. Up. Tapos, dun talaga sila nag-blow up. Blow up. Naman. Blew up. Hindi ko alam. Baka-correct mo ako, Char. Yun, te. So, ayun, doon na sila nag-start sumikat. Pero ako, to be honest, naging fan lang ako ngayong 2021. Same. Oo. As in, very recent lang rin ako. As in, ayun, I'm a baby stan. So, please. Baby, have baby. Have mercy. Ako yung laging nag-ano sa'yo ng mga information. Na interview ng trivia. Oo, mga trivia. Sabi ko, te, ito ang dapat panoorin. Ganun, te, pag may mga gusto kang i-recruit, may mga videos yan na isinesend. Na ito. Actually, yung ano nila, yung dance practice. Ako din eh, nung makita ko yun, more than the video, sobrang, oh my God, ang galing nila. Sobra. Oo. Alam mong faint eh. Iba, no? Parang hindi mo siya nakita sa mga recent na mga artist dito sa Pilipinas. Ako naman, te, kilala, nakita ko na sila nung Glow Up. Ay, nung Glow Up tuloy. Nag-glow up kasi sila. True. Yung nang Go Up. Kasi, shout out sa housemate ko dito, Arkin. Parang, nung nag-viral yung ano nila, nabanggit niya na parang classmate, high school batchmate niya, si Pablo. Te! Tapos parang na-interest ako sa kanila. Tapos parang nakikinig yata ako nang Go Ups kaya nung binanggit niya sa akin. Pero hindi ako nag-fan. Hindi ko nga memorize yung mga names nila. Alam ko lang yung Go Up, tapos yung Alab, na naririnig ko, ganyan. Tapos nakikita ko sila sa TV, pero hindi ako nag-fan. Ang nagpa-fan sa akin talaga ay What MV, music video. Actually, yes. Doon ako parang... Gateway, ano talaga yan. Oo. Ikaw ba? What then? What kasi yung ano ko, yung naabutan ko na siya. I mean, hindi pa ako fan. Then parang nakita ko, parang wow, galing. Sino to? Pero yung, paano ba? Yung pinaka ano ko talaga, ay yung dance practice. Nung na-start ko na talaga. Yung dance practice ng Go Up, sorry. Ah, pero recent mo lang din siya napanood? Ano ba? Yung mga performances, kasi nung nag-blow up yung What, makita ko, diba, tunit-tunit siya ng mga artista, ganyan. Nood naman ako, tapos parang, wow, galing. Pero hindi ko pa sila pina-follow. Recently lang rin, siguro last month, lang rin ako, nanonood akong performances, tapos interview. Pero pinaka-recent kung, hindi naman pinaka-recent, pero... mas recent ko nakita yung dance practice ng Go Up. Tapos dun talaga parang, okay, I will stand. Yes. Like, right now. Tapos nakita lang kita na nag-tweet na sabi mo, I'm watching live performances of SB19. Tapos sabi ko, te, sinong bias mo? Ganun agad ako. Kaya nga. Tapos alam mo naman, syempre, baby, as a baby stan, si Justin. Sabi mo si Justin. Oo, si Justin talaga. Kasi alam niyo naman, parang siya si Jungkook, yung first ano niyo. Oo, siya yung una mo mapapansin. Diba? Yes. Cute naman kasi talaga. Tsaka, ano, parang bunso. Yung cute talaga siya, hindi siya masyadong, ano,
pogi din, iba din. Hindi siya as mature as the others. Buntu talaga siya, yung mature niya, ganyan. So, cutie pie, okay, si Justin po ang ano ko, visual. Main yan. Visual. Oo. Bunso, ganyan. Ayun, siya yung first bias. First bias. Wow. Okay. May second. Uh-oh. Sige, ikaw muna magkaroon ng bias kasi baka abutin tayo ng ano sa bias ko. Kasi ang cute lang. So, parang yung TikToks niya. Diyos ko, tayo yung mga kakornihan na. Pero lakas ng tawa ako kasi sobrang corny. Doon ka na lang matatawa na parang... Iba. Alam mo, kahit yung corny yung jokes niya, yung sobrang charming ni Ja. True. At tapos, nung ano na, syempre, pag sa totoo lang si Ja yung una mong mapapansin, nung pinafollow mo na sila nung winawatch mo na yung mga interviews. Mm-hmm. Hindi interviews eh, pero... More on performance? Performances. Oo. Yung pagkakaalam mo na siya yung sumulat nito, alam niyo na. Yes. Siya yung sumulat nito, siya yung sumulat nitong lahat. Yung buong EP, ganyan. Tapos, ma-appreciate mo na, wow, ang sobrang talented niya. Tsaka, to be honest, siya yung pinaka may distinct na face sa group eh. Parang, oo, totoo. Oo. Maaalala mo pero siya. Pero una siyang tatatak sa iyo na, oy, SB19, malamang, leader nga siya eh, diba? Oo nga, pansin ko nga, ngayon ko lang na-realize na parang dati kahit hindi ko sila kilala isa-isa, pag nakita ko yung mukha ni Pablo, ang pinuno. Ah, ito, SB19, SB19 to, diba? Ang galing, oo. Kasi si Jam, maraming kamukha, si Ken, diba? Galing, galing, true. Mm-hmm. So, breaker mo si Pablo o si... Bias mo si... So, sa mga, hindi alam yung mga terms pala, bias siya yung pinaka-like mo sa lahat. Uh-huh. Tapos yung breaker, bias nga. Ayan. Pero natutunan ko lang yun sa mga K-pop, yung mga, ano yung bias? Ako kasi bet ko yon si bet ko. Pero no, bias una, pala yung tawag. Oo, yung una ko nga yung nabasa, ano bias? True. Alam, sobrang, ano pang, bakit K-pop term siya? Okay. Mm-hmm. So, yung wrecker, yung parang minsan napapaano ka, napapasilim. Mm-hmm. Ang tawag nila, swerve. Ganun. Ang tawag nila sa... Kaya dami ko ng terms dyan na natututunan. Thank you, TikTok. At mga baby 18s. And yung mga ano Gen Z 18. Yes. So, ito pala, nababanggit natin yung 18, no? Mm-hmm. Yung 18 po ang tawag sa mga fans ng SB19 na galing po sa salitang... atin, na parang tayo, ay parang ganun, atin, sa atin pa rin. At kasama kayo, parang ganun yung explanation nila. Tapos, 18 din, kasi parang another, ano, ng 18, as yung number 18. Tapos kasi wala daw 19 kung walang 18. Tama. Daming alam ni Pablo. So, yun nga, nabanggit ko, te, kanina, ang bias ko naman, si Ken. So, te, ang bias record mo, hindi mo pa nasagot, wala kang final bias. Kasi hindi pa siya sure, si mga ka-justice. Justin nga, yung, alam mo naman, gateway drug. Wow, gateway member to, the, ano. Tapos, ma-realize mo na lang na parang, oh my God, napaka-talented ni Pablo. So, ayan na ang bias record ko. And maybe, main bias. Hindi pa po ako lang kakapag-design ng okay tool. Lang yan. Matagal ka pa dito sa... fandom, yeah. Feeling, ang feeling ko. Tapos, ako kasi, te, una ka talaga, wala pa kang bias. So, si Justin nga, parang, pogi, ganun. Mm-hmm. Yung What MV, te, sakto lang, wala pa akong bias. Pero sabi ko, ang galing ng production. Tapos, nalaman mo na sila din yung creative, ano nun, si Justin, yung creative director nung buong music video. Sobrang hanga ako sa music video. Tapos doon talaga ako nag-start mag-fan. Kasi once na manood ka ng isang video, te, sunod-sunod na sa YouTube na recommended. So talaga mapapanood mo lahat. Te, ang naging... Tapos, nirelease ang What Dance Practice. Ken Susan, main dancer. Doon ako talaga, te. Sa kanya lang ako nakatingin. Hanggang sa... Oo, te. Ang angas kasi niya sumayaw, bet na bet ko yung mga ganun. Tapos parang ang mysterious niya, hindi masyado kita buka. Tapos all black na, bet na bet ko yung mga ganyan, mga pa-bad boy. As in. Tapos after nun, wala na, Ken na ako. Sa TikTok, sa lahat. Oo nga, in fairness,
Hanggang ngayon, sa akin, Ken, pa Ken pa rin. Pero may time naman na record ko si Stell. Stell, heavenly oh, voice. Yes. Kasi kaya ako naging record si Stell, kanonood ko ng interview. Sa totoo lang, kahit interviews, tinatapos ko lahat. Napaka-charming nila, sumagot, ang humble, nakakatawa, ang funny nila. Ay, nako, ang dami ko pang gusto sabihin, char. So, doon naman sa kanonood ng interviews, te, si Stell ang nabitan ko yung personality. Parang best friend na, parang pang best friend na pwede rin pang jawa. Ang bait niya, tas ang funny niya. So, record ko si Stell ng, may parang mga 1 month ko siyang record. 1 month? Tama. Pero ang record ko ngayon, si Pablo. Di ba? Pang-record talaga si Pablo. Pablo, record. Pero ano si Stell talaga ang friendly niya. Parang gusto mo siya maging friend. Oo. Pero na-jojowa. Jowa-ers. Jojowain. Jojowain. Kakaibiganin. Kakaibiganin. Kasi si Ken naman, feeling ko, gugustuhin ko san jowain pero sasaktan niya lang ako. Yung mga ganun, ang dating ni Ken. Actually... No, parang suplado yan. Pero nakakatawa din si Ken eh. So, nabanggit ko din nga, te, kanina, yung interviews, isa pa yon sa magiging, aside from the music, sa performance, sa isa sa magiging way mo rin para maging fan nila pag nanood ka ng vlogs and interviews nila. Mm-hmm. Yes. No? Sobrang, ayun nga, down to earth, ang humble, tsaka ang funny, actually. Ang funny nila. Mm-mm. Ano, parang wala silang filter. Yung, lalo na si Stell, kung sumagot siya, parang bibong-bibo. So, ayun, te, kung yun sa mga nakikinig na parang ang pinapanood nyo pa lang ay music videos, nakikinig pa lang kayo, try nyo i-watch yung vlogs nila. Yes. Kaya naubos ko na lahat yan. Minsan nga nauubusan na akong panampapanoorin yung vlogs and interviews. Yung interviews talaga. Interviews talaga. Ano bang mga ano, kahit pa ulit-ulit yung sagot nila. Mm-hmm. Tuloy pa rin ako. Anong mga nagustuhan mo interview? Yung recent kasi super bet ko yung sa Tony Talks eh kasi may mga kwento sila doon na bago. Saka napaiyak ako doon kasi parang fan na fan na ako eh. Tapos parang proud na proud ka sa kanila. Oo naman. Yung nga lang makita mo pagod sila after a day of interview. Parang, oh my gosh, I'm proud of you guys. Oo, parang Proud mama. Ano ba? Basta yung mga pag, ano, dun din sa YouTube nila, marami silang mga pag-games. Tayan din pag nag-game sila. Tawa-tawa. Ang saya. Panoorin nyo. Yung K-pop dance, ano, tawag dyan. Yung K-pop dance challenge. Oo. Ayan. Ang Google. Yung, si Stell, Diyos ko, lahat pa lang alam. Tapos, ang galing pa niya sayawin. Mm-hmm. Parang, what can't you do? You can sing, you can dance. Ikaw. Love tapos, me. Oo. Tapos, alam mo ba si Stell yung nagme-makeup sa kanila? Hindi ko yan alam. Nung mga umpisa, yan yung mga trivia mo. Oo. Nung mga umpisa na wala pa silang stylist. Ngayon kasi, di ba, may stylist na sila. Shout out to Mark Ranke. Wow, kilala. Yun na yung nagbibihis sa kanila ngayon. Kaya ang ganda na lagi ng suot nila. Nung mga una, sila-sila lang talaga, te. Tapos, naghihiraman lang sila ng damit. Kasi si Pablo lang daw yung maraming damit. Oo, kaya, yung maraming damit na. Oo. Kaya, te, kung papanoorin mo yung mga videos nila na luma, na interviews, guestings, paulit-ulit ang mga damit nila. Tapos si Ken, paulit-ulit yung may apoy-apoy niya. Ewan ko kung lagi may nakikita. Polo na may... Oo, polo na maraming apoy. Oo. Mga fire. Lagi niya yung suot. Naman. Yun din, yung nalaman mo rin yung pinagmulan nila. Hindi talaga sila galing sa mayayamang ano, pamilya na yung si Ija lang ang rich kid. Diba? Oo, except for one. Tapos sila talaga. Pero may, ano rin siya, diba? May struggles din siya. Pinagsabay niya yung school. Sa, ano. Sa pag-aaral. Di ba yung sabi niya sa interview? Pinagsabay ko yung pag-aaral sa studies ko. Tapos parang, tapos ikinaption na lang niya yun sa IG niya. Oo. Kasi comedy. Oo, yun yung ano, struggle niya yung thesis. Oo. Pero ang hirap doon na yung college ka tapos. True. Tapos may training. May no? training na hindi ka pa sigurado kung anong patutunguhan mo. Mm-mm. College nga tayo na. Loka-loka tayo sa... Magsasayaw-sayaw pa? Kaya, paano ka nag-energy dyan? Hindi ba tayo magkakasama nung last
singit ko lang last year ng college kasi yung sa ano, yung group na sa isang subject. Kaya para tayo talaga yung magkakasama noong last days ng college. Tayo kakatawa, wala lang na-miss ko. Tapos nasayaw-sayaw ka pa. Hindi kaya ka... nga, may so, training. Ja, congrats sa'yo. Yes. Actually, congrats sa kanilang lahat kasi diba yung struggle talaga nila. Each one of them has a different struggle. Tapos, nakaka-proud. Kahit as a bagong 18, parang kahit yung Tony Talks pa lang yung napanood mo, nakaka-proud siya kasi started from the bottom, now we here talaga. Yes. Yeah. First, ano lang naman po, first Southeast Asian act to be nominated sa BBMAs, be. Buti fan na ako nun, be. Ako iboto nun araw-araw. Bagong, ayun, baby 18 lang ako nun, pero parang, kasi nga parang nung pumasok ako, ang hype din nung what, ang hype din nung nag-nominate sila. So, ang daming content, ang daming ayuda. Kaya mas parang nag-grow yung pagiging fan ko. Tapos araw-araw ko bumoboto talaga dyan sa BBMAs na yan. Naman. Sobrang big deal talaga nun. Actually, hindi pa ako masyadong fan nun. Pero nakikita ko na first, ano nga sila, Southeast Asian Act. Tapos nakikita ko yung parang mix, ano sila eh, diba? Na-feature sila sa mix for a month. Sure, mix exclusive. Ayun, mix exclusive. Tapos nakikita ko na interviews nila na parang alam ko na galing silang nag-train din sila, like yung K-pop stars na, yun nga parang trainin sila, hindi lang siya basta-bastang ano, trainin sila for dancing, singing, tsaka, you know, everything they have to do. Kasi yung, yun yung first kong nakita, tapos hindi pa ako stan, no? Yun lang talagang nanood na ako ng, every morning nanood na ako ng dance performance, tapos nung nag-story ako ng go up na, what do you call this, yung dance practice, yun nga, paulit-ulit, pero yung dance practice talaga na yun, kaya talaga sila sumikat, kaya nag-viral yun, kasi kita mo yung galing. Parang hindi lang sa train pero nakita mo yung talent nila. Wala pang kanta-kanta yung mga. Saka yung mga live performance din. Wala silang lip sync, talagang live yung boses nila at saka yung sayaw. Doon mo nga makikita na ano, no? Lahat sila, parang pare-parehas ang galaw, pare-parehas ang yung spacing. Wala ka talagang makikitang mali. Though, minsan sa mga live nila, pag alam mo pagod na nagkakamali-malian. Pero yung talaga kayong go up, dun mo ang perfect, no? Sober, tas, ano ba, so, yung naka-white ba sila dun? Parang... Naka-black, tas white background. Sorry, alam. Naman. Uy, maganda rin yung dance video ng what? Oo. Tsaka, pen ko yung what talaga yun. Yung soldier version ba yun? Soldier version na po, kinikin doon. Lahat naman ng ano nila. Yung, pero nung mga umpisa, sige, eto te, pag-usapan natin yung parang laging sinasabi sa SB19 na, kasi nga galing sila sa Korean company. Tapos nung pagpasok nila, ang may kulay yung mga buhok nila. Mga ganun, diba? Nung pagka-debut sa kanila, na ano daw, gaya-gaya sila sa K-pop. Anong masasabi mo dun? I mean, what's wrong with that? Kasi K-pop is a really good genre na parang they were trained, they were, ano ba to? Parang they were really groomed to be entertainers. And that's what we want, diba? We want to be entertained naman talaga. So, I don't see anything wrong with that. Na parang, okay, so ginaya nila. What's, anong problema doon? Oo, parang ganun kasi yung naging sinasabi. Tapos ang sinasabi naman ni Pablo sa mga interviews, parang hindi nila pagkakaila na inspired sila ng K-pop. Kasi ngayon daw, ano pa talagang original? Lahat, yung hip-hop ng ano, Amerika, meron din dito. Parang wala na talagang original ngayon. Parang, eto, alala ko ito sabi niya na parang yung mga nakikita daw natin, napapanood, parang ina-absorb mo yon. Tapos para makagawa ka ng sarili mo, na parang influence daw tayo ng iba-ibang mga genre, iba-ibang mga bansa. Saka yung K-pop, hindi lang naman sila yung K-pop. Parang, di ba may J-pop naman. Oo.
At saka nga, may P-pop na. Feeling ko yung P-pop, te dati pa, anong bang sinabi ng sex bomb na kumakanta sumasayaw? Yun din yun. Pero magagaling sila. Mm-mm. Saka te, ang nakakatuwa sa kanila, ang nag-invest sa kanila nga, Korea pa eh. Parang yes. Ang unang naniwala sa kanila ay mga Koreans na pwedeng gawin yun din dito sa atin. Mm-hmm. Dami natin pinaglalaman. Ang ano ko nga, parang yung mom ko kasi, nakikita na namin yan sa mix, diba? So pagkakain kami, nasa background yung mix, ganyan. Tapos, bakit daw? Parang ang galing, ganyan. So ako naman, trained yan eh, ganyan. Mm-hmm. So, ng Korean. So parang siya, okay. Oo. Kasi, yun nga, may proper training sila na hindi mo ipagkakaila na kailangan din natin eh. Kasi yes, kahit naman yung sa mga contest singers, di ba? Minsan ang raw pa nila, kailangan pa ng konting ayos dito, ayos doon. Buti pa yung train na parang kahit ba yung style nila, yung pag-post-post, tama ba? Mm-mm. Training din ata yan. Saka paano sila sumagot. Mm-mm. Ngayon pa. Ang ano ka din sa kanila, te, ang feeling ko nakitaan sila ng talent talaga na. Yes. No? Tapos, di nakitaan sila ng talent. Saka sila tinrain. Te, kasi dito sa Pilipinas, uh-huh, ang nangyayari, kailangan pogi ka muna, anak ka muna, yes, ng artista, uh-oh, half-halfan ka muna, galing kang PBB, saka ka pasasayawin sa ASAP, hindi mo naman kaya. Galit na mas madali nga ganun. Siyempre, meron ding from the bottom na sumisikat na ano. Pero sobrang konti kasi mas puso nga yung pogi, tapos sumaling contest, na ng reality TV show. Napogian lang, di ba? Oo. Eh sila te, talent talaga. Kaya siguro din, yung mga una, ang mga sinasabi rin ng haters sa SB19, pangit, hindi pa nga pogi. Mm-mm. Pero te, sabi ni Ken yan sa isang interview na parang lagi daw sinasabi sa kanila ay pangit daw sila, ganun. Parang sila, wala naman daw silang, okay, kung hindi kami pogi, edi okay, pero wala naman kami ginagawa sa inyo na masama, ginagawa lang namin yung gusto namin. At saka, kung pangit, sige, pero yung talent, ipaglalaban daw niya yung talent niya, which is, te, ang talent naman talaga nila, iba. Pangit sila kasi may character lahat ng mukha nila, di ba? Very Pinoy, no? Si Jalang ang ano eh, ang mukhang Korean eh. Uh-oh. Kaya nga gateway drug yan si Ja. So, kung gusto mo ng K-pop at lilipat kang P-pop, alam mo na. Oo. Saka te, laging yung may mga friends ako na magme-message sa akin, ang bias lagi nilang umpisa, si Ja. Parang sino yun ang pogi? Si Ja. Sabi ko, pero pag pumasok ka te, hindi naman sa hindi likable si Ja ha. Pero, pag nakilala mo sila lalo, siyempre, kunyari, hindi naman agad unang kita kay Pablo, ang pogi, crush ko yan. Hindi ganun eh, no? Pero, pag nakilala mo yan, bawat isa na yan, iba rin talaga sila. May iba talaga. Ang isa pa din na gusto ko sa kanila, yung creativity nila, na hindi lang sa music, sa performance, yung kung paano din nila i-mark, kudos na lang din sa company, pero ang galing nung marketing strategy, na may mga, as an 18, as a fan, lagi tayong may naabangan ng mga photos, yeah, ng mga fan video, no? Ang galing. Natuwa ako doon. Galing din ang management nila. Aside from very talented, magaling yung management, magaling yung PR ba ang matatawag mo doon? Oo, PR. Yun nga, te. Tapos kunyari, itong, nagulat nga ako, sabi ko, ang galing naman nung bago lang ako sa fandom. Kunyari, bago silang ilabas, may mga teasers. Parang, ngayon ko lang yung nakita sa Pinoy na the show business, na may mga photo bawat. Parang ginagawa mo yun sa mga company, yung sa mga marketing, yes, sa mga businesses. Pero ginagawa din sa kanila na ang galing na matitease talaga yung mga fans. Mm-hmm. May ayuda talaga everyday. Mm-hmm. Kasi alam din nila siya, yung ginagawa nila na parang, sige, pare-pareho sa K-pop, pero it works. Oo. We're entertained, yes, nakakakuha kami ng ayuda, and come on. Totoo. Saka dun mo masusustain yung mga fans eh, pag lagi kang may binibigay sa kanila. At kudos din naman te sa 18, wow, dun sa mga super 18, na talagang pag may botohan, boto talaga sila, te. Mayroon pa silang mga streaming rules. Sinend ko sa iyo kagabi na, te. First time,
Mali ang first pag-i-stream mo. May mga streaming rules. Paulit-ulit ka na ko, hindi. Kailangan mong manood ng iba muna. Oo. 8 minutes, no? Kaya may pahinga dapat. Ano eh, kaya grateful din talaga sila sa 18 eh, yung SB19. Lalo na si Stell. Si Stell yung ma-vocal sa love niya sa 18. Mm-hmm. Kasi talagang effort talaga yung mga tao, yung mga bata. Sa pag-vote, sa nangangalampag sila, te. Eto na, ang na-feel ko yung nangangalampag sila nung BBMAs. Kunyari, si Liza Soberano nag-tweet siya na, I'm voting for, kasi sa ang voting ng BBMAs tuloy, ng BBMAs, nabisaya na ako, ay mag-tweet ka na parang, I'm voting for SB19, or ganyan. Nag-tweet si Liza na parang, I'm voting for BTS. Hindi naman natin mapagkakailangan, BTS, napakaaraming fans talaga. Uh-huh. Ako din naman naging fan ng BTS, pero hindi naging super lubog. Kasi tamad akong magbasa ng subtitles, kaya sobrang happy ko sa SB19, yes. Hindi ko na kailangan magbasa ng subtitles. So, ayun, te, nangangalampag. Nag-reply yung mga 18 kay Liza na, Liza, please support din SB19. They are the, ina-ano nila. Mm. Mabait naman, mababait ang 18. Wow. Tayo lang yata, hindi ta, Charles. Secret. Hindi mo lang sabihin. Joke, mababait yung mga 18. Ayun nga. Uh-oh. Nag-tweet si Liza na, oh, I don't know. Na, imposible, hindi mo nakita na. Ako, medyo na ako dun kay Liza na, oh, I don't know that SB19 is also nominated. So, let's support. Sabi ko, imposible, hindi mo makita ang listahan doon na may SB19. So, syempre. Kaya, matapos nasa news pa yan, di ba? Oo, bait-baitan tayo. okay, Liza, thank you. Naman niya, ikaw naman. Oo, okay. Dun tayo sa... Tapos na yun. Nanalo nga ang BTS doon. Pero, congrats pa rin. Oo. So, Lasa-lasada yan. Lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan, mga kakuda, mga kajasters. Kaya, ano pang hinihintay? Ba't ganun? Lagi yun na lang ang ano ko. Ano pang hinihintay? Pero yun nga, kung ano pang hinihintay mo, gamitin mo na yung link ko dyan sa description box dahil lahat ng gusto mo, nasa Lasada yan. Mm-mm. Eto natin, punta na tayo sa, wow. So recently, July 22, napuyat po kami ni Eira dahil inabangan namin ang release ng Pagsibol EP. So, ang Pagsibol EP ay second album. Hindi kasi EP, di ba? Hindi album. EP siya. Extended. EP, oo. Extended play. Uh-oh. Pero pangalawang release na nila kasi meron silang Get in the Zone na unang album. So, nandun yung mga Go Up, Alab, so yung mga Hanggang sa Huli. So, te, pero nung mga una pala, sorry, may question muna ako. Anong mga favorite mong song, Go Up? Go Up talaga. Tapos, yung iba kasi parang rinereplay ko lang sa Spotify. So, hanggang ma-memorize mo na. Alam ko na yung next track na dyan sa album. Oo. Nung una, te, hindi ko pinapakinggan yung mga ballad nila nung Baby 18 pa lang ako. Okay. Tapos, wala, te. Bet ko na rin yung Hanggang sa Huli. Kasi hindi ako mabalad eh. Pero ang ganda rin ng Hanggang sa Huli sa Katila Luha. Sakin. What's up? No, parang pag broken hearted ka Hanggang sa Huli. So, yun. Maganda rin yung Hanggang sa Huli, Tila Luha. Tapos yung Ikako, nirelease nila to ng 2020. Pero wala sa Spotify. So, kinalampag yan ng 18, te. Kaya nila inilagay sa Pagsibol EP. So, let's go to Pagsibol EP. So, July 22 nga. Kami puyat. Dahil kaabang dito sa EP na ito, te. So, ano bang meron sa EP? Ilang songs? 6, di ba? Just one, after them. Tapos, yung concept photos pa lang na everyday nilalabas. Come on. So, it started with Pablo, di ba? Yes. Tapos, si Josh ba or si Stell? Si Josh ata. Si tapos Josh, Stell. Ken, tapos si Ja. Na everyday may ayuda tayo. Thank the Lord. Thank you, SB19 official. At yung bawat concept photo nila ay may nire-represent yung six songs. Six tracks sa EP. So, ang six tracks ay yung Watch. Siyempre yung Watch, sinama nila. Yung Mapa. Ito, hindi natin napag-usapan yung Mapa. So, dito natin i-deep dive yung Mapa. Ikako. At yung 3 na bagong songs. Bazinga, Mana, and...
Ano nga yun? Ano na? Ano nga isa? Project nakalimutan. Salamat. Para sa ito. So, yung watch champer na pag-usapan na natin kanina, ang ganda talaga ng MV. So, ito, nung after 1 month, 18 na ako nito, nirelease nila yung Mapa. Which is talagang feeling ko, ito yung song na nagpasikat sila sa kanila sa casuals, sa masa. Kasi very masa naman. Dahil Mapa means mama and papa. So this is a song for the parents. Anong, ano masasabi mo sa Mapa? Very heartfelt siya. So it's a ballad na galing ka kasing what na parang what? No. Tapos bigla kang ballad na parang wow, ang galing, kaya rin nila yon. Hindi lang sila all about dance, hindi lang rap, kaya rin nila na ballad na ang ganda rin ng boses nila. Tapos yung may story kasi yung Mapa, 'di ba, na parang it's about your parents, thanking them, it's my turn to do the ano, do it for you, do the job for you. Hmm. Nakaka-touch talaga siya. Tapos yes. Sobrang LSS ng dito sa bahay tayo. Sobrang LSS talaga yung la tara tara as in kahit sino. Tapos nung weekend, nakuwento ko ba sa iyo nung weekend nagpabakuna ako te. Tapos Piniplay? Piniplay pa ulit-ulit kahit saan. Hindi ko alam minsan mapapangiti na lang ikaw dahil ito talaga feeling ko kasi nag-viral din siya sa TikTok. Ang daming gumawa ng TikTok videos. At saka sino bang hindi makaka-relate sa song about the parents, no? Kasi yung what medyo naisip ko nga, hindi, akala kasi din ng mga 18, yung what yung magpapasikat talaga ng world domination. Pero nag-die down parang after a while. Pero yung Mapa yung ngayon. Oo, ang daming may bet sa kanya. Lyric video, 19 million views as of July 20. 19 million na ba? Sorry, may nag-tweet naman. Oh my gosh. Huli kong tingin ay 12 million. Kasi di ba yung what then? 12 million. 19 na! Pati yung what? Hindi, yung Mapa. Hindi, yung last time kasi parang kinumpare sila na pareho na silang 12. Oo. Ilang araw lang, Mapa, come on. Oo, saka... So proud of you. What? Totoo. Iba yung ginawa ng Mapa sa SB. Feeling ko dun talaga, mas na-reach yung mga Pinoy din. Na... nababaduyan siguro na dyan, ano. So next nga yung ikako. Hindi siya yung next eh. Pero sige, ito na lang mo. Yung tatlong luma na nilagay sa ipin. Mana yata yung next. Oo, pero sa ikako naman te, ito yung songs nila for the frontliners. Bet mo ba yung ikako? Ako bet ko yung ikako. Oo, ang ganda niya. Tapos ginamit ba yan somewhere? Kasi hindi pa ako 18. Alam ko na yan. Alam ko na siyang song. Alam ba kung ginamit mo siya? Kasi lang for, sure kung saan ko narinig. For the frontliner siya eh. Oo. So baka laging ginagamit nga sa mga pa-tribute sa frontliners. Oo. Oo yata. Kasi ko na siya, hindi ko alam na SB19 siya. Ang alam ko lang, parang okay, this is a catchy song. Parang ang ganda ng chorus. True. Tapos, Tapos nung nalaman ko sila yan, parang okay, ang galing nyo talaga. Deserve. Oo, talaga. Oo. Ako talaga bet ko yung ikako kasi sobrang ang catchy niya. At grabe yung ano dyan, baseline ni Ken. Basta may live performance kasi sila na nasa YouTube. Paulit-ulit ko yun. Yung ang baba ng boses ni Ken pero rinig. Oh, basta hindi, syempre hindi ko kayang gayahin. No? sobrang bet ko kasi si Ken, diba? Tapos sobrang bet ko yung mababa niyang boses. Tapos, ang galing, ang ganda din nung song. Tapos hindi sila yung basta na mag-title. Pwede Mapa, pwede namang ang title na lang Mapa at Papa. Tapos double meaning din kasi yung Mapa, guide. Oo. Diba? Parang ganun, guide daw nila. Ganyan. Yung ikako, ikaw at ako. So, kids, parang pwede na, kala ko nga, Japanese ba itong ikako na ito? Actually. Ang galing ni Pablo. Ano ba to? Kala ko talaga dyan Japanese sila, te. Oo. Hindi ko pa nung unong first ko din. Sabi ko, Pablo, ano ba? Ang galing mo. So, hindi ko kasi ito pinag... Oo, bias record. So, ito na, yung 3 songs talaga. Anong una mong pinakinggan? Kasi ito pala, mga ka-justers at mga ka-kudano. Kami litong lito, anong gagawin namin nung 12 a.m. ng
ng ano, July 22 kasi 11 PM ng July 21 may interview po sila sa Rolling Stones ng Rolling Stone, maraming stones. Rolling Stone lang naman po. Pinanood mo rin 'yun, 'di ba? Sa Twitch. Oo, online din, oo. Na napa-download po ang mga tita nyo ng Twitch. Oo, tuwa-tuwa pa ako kasi pwede mo siyang i minimize. I background sa app mo. So parang ay, te, pwede tayong mag-usap. Pero teka, kasi yung pamangkin ko, kasi si, yung may pamangkin ako lagi kong kasama to sa vlogs, mga jasters, kilala si Jiang Jiang. 18 din siya. So, sinurprise ko siya ng SB19 cake, ganyan. Eh, i-chat-chat sana kita. Sabi niya, panood tayo manood. Eh, nag-chat-chat ka. Sabi niya, mamaya mo na i-reply yan. Sabi niya, ganun. Kasi yun, nanonood kami ng interview ng sa Rolling Stone. Ang ganda rin ng quality pala sa Twitch. So, sa shout-out oh, sa Twitch. Ang ganda pala doon. At ang pogi nung nag-interview sa kanila. Tsaka ang galing niya. Parang kilala niya sila lahat. Nako-call niya by their name. Mm-mm. As in, parang kinilala niya. Oo, nag-research. Kinilala niya. Oo, bago nila mag-ano. Gusto ko yung kinakabahan tayo for them kasi English. Nung muna talaga, pati sila ata kasi talaga kinakabahan. So parang, kaya din, kaya nyo yan, guys. Buti na lang, magaling mag-English si Pablo. Oo, actually. At saka yung iba, marunong naman. Yun din yung advantage nila, no? Kumpara mo sa... Oo, hindi kailangan ng translator. Yes, talagang. Ang laki ng advantage nila na marunong sinunod ng English talaga. So yun, after po ng interview ng Rolling Stone, agad-agad, alas 12 na noon. Sabi ko, ang tagal naman ito. So nilabas po ang EP. Yes. Hindi namin, tapos nag-live sila sa IG. Hindi namin alam saan pupunta. Ang ginawa ko, pinakinggan ko ng bahagya. Yung pamangkin ko, nanonood siya sa IG. Nandito kasi siya. Nanonood siya sa IG, siya ito, ang tuwa. Sabi ko, teka lang, papakinggan ko muna. Hindi ko na-absorb. Nung medyo nung umaga ko na siya na-absorb eh. Oo. Wala, inuna ko yung IG live kasi alam ko hindi ako mapapakali na. Oo. Ganun, na meron silang live tapos makikinig ako. Eh, alam ko naman andyan pa yung EP na yan mamaya. So, tapos nag-ano naman sila, nag-snippets nung songs tapos kumanta pa sila. Boom, tarat, tarat. Ako hindi ko rin tinapos yung pinakinggan eh. Bumunta rin ako sa IG kasi hindi ako mapakali na naive nga sila tapos wala ako doon. Oo, di ba? Tapos sabog-sabog na sila. Dito nila sinabi yung manananggal. Diyos ko. Oo. Napang lasing na sila. Pagod na rin eh. Tapos yung mga comments, parang pahinga na kayo. Oo. Lagi nga tulog na kayo, ganyan. Mm-hmm. Kasi maghapon interview, alam mo ba na may time na after yun ng mama, may at maya rin interview nila. Dahil lahat pinapanood ko iba-ibang FB page ng mga ng mga stations, ganyan. Tapos alam mo, pagod na tong mga to. Oo. Kasi talagang sunod-sunod yung interview nila eh. Pero at least nga ngayon ng pandemic, no? Ang madali lang yung mga inter-interview. Actually, oo. Kahit online na lang naka-upo sila. Lang kasi sila hindi na yun. Sila lipat-lipat. So madali nila mapuntahan lahat. So, yun nga, te, anong una mong pinakinggan ng pagising mo? Kasi ako, pinakinggan ko na nung una, ang pinaka nagtumatak sa akin nga, Bazinga. Tapos, nung umaga na, wala, Bazinga talaga. Bazinga yung song nila about sa haters and bashers nila. Ang ganda. Same, nako. Yung Bazinga din yung inuna ko after nung IG live as a pita na medyo ano na. Ang sakit ng ulo ko na kasi noon, te. As in, pagkatapos ng IG live, ang sakit ng ulo ko. Sabi ko, parang ako yung nag-guesting din. Kasi, nung hapon, nag-guest sila sa mix noon. So, nood-nood din ako. Nanood din tayo noon. Diyos ko, busy tayo. As a fan. Walang trabaho. Sorry po. Char. Yun, te. Kaya nung umaga ko lang talaga na-absorb yung Bazinga, yung Man. Nalilito pa ako dun eh. Sabi ko, ano ba mas maganda, Bazinga o Man? Yung salamat naman. Ah, sige, Bazinga muna tayo. Super bad kayo Bazinga kasi talagang ang galing mag-rap dun ni Pablo. Tapos na-highlight na naman yung mababang boses ni Ken. Yes. Yung bigla nag-Tagalog. Kala ko nga, ano, parang buong English siya. Tapos bigla nag-Tagalog. Ah. It's Ken. Ken, Susan lang kayang gumawa. Saka parang ang galing ni Pablo i-combine pa rin na mataas yung boses ni Stell, tapos biglang mag-rap sila. Galing. Hindi awkward eh, no? Uh-oh. Ay, ang galing nilang mag-ganon. Ganda nung cuts nila.
if you can call it that. Tapos bagay yung bawat yes, ano sa kan parts para sa kanila. Kahit yung rap ni Josh. Oo, yung rap ni Josh ang galing. Ang galing. Ang galing din talaga mag-rap ni Josh. Mm-mm. Parang ano ba siya, something rapper. Wow. Main rapper Pablo din kasi si ano. Main rapper si Pablo, tapos siya main rapper din. Okay. Si Pablo lahat naman ni. Eh. Oo, pinuno. Pinuno talaga. Yung mana naman te, ang galing din kasi horror tapos about pagiging ano nila, humble pa rin. Di ba? Kasi parang, ang mana kasi po, mga kakuda, parang manananggal. About manananggal. So, parang kahit tumilipad sila, yung paa nila nasa baba pa rin. Sobrang cute. Oh. Anong na-feel mo sa mana nung pinapakinggan mo? Hindi ko kasi sila ma-identify ba, ma-compare ni Bazinga. So, hanggang ngayon kasi parang di ko alam kung alin yung i-re-replay. Gets mo ba? Oo, te. Diyos ko, maghapon. Kailan? Kahapon, saka ngayon, maghapon pa rin ako sa Pagsibol. Yung mana, te, ang galing, nagalingan pa rin ako, syempre, yung mga rap parts. Hindi mo din akalain na kaya. Though, ito, lahat po ito written by Pablo, Gian Paolo Nase. Pero, syempre, may nagko-co-produce. May nagpo-produce. Yung pinanood din natin na ano din siya. Silver? Servida Music. Parang napapaos na ako dito sa ating kudaan. Na yun, tinutulungan sila. Tapos sobrang grabe ang meticuloso pala ni Pablo talaga. Oo. Every time may ibigay si Silver, parang gusto niyang, yun, nakikikuda siya. Gusto niyang sabihin na parang, hindi, okay to, pero we can do it better this way, that way. Oo. Tapos may nag-comment nga eh, parang, di sobrang hirap. Parang, English syempre. Parang, ang hirap po ba makatrabaho si Pablo? Kasi po parang sobrang higpit niya. Sabi ni, nung producer, sabi niya, nag-reply siya na, no, actually, mas madali daw kasi alam ni Pablo kung anong gusto niya. Alam niya yung gusto. Oo. So parang, yes. Gagawin na lang niya ganun. So, yes, Pablo, iba ka. Sobrang genius. Oo, yes. So, ang last song po sa Pagsibol EP ay ang SLMT na gamit na gamit na po ni Eira sa kanyang IG stories. Stream Pagsibol. Salamat. So, ang SLMT po ay about message nila para sa mga fans. Para sa 18 po ito. Tapos, may isang part kasi, di ba? Parang tinawag kang love. Ni Ken? Ako po ba? Pag na daw umalis na, Ken, hindi ako aalis. Sa love. Ako naman, cute lang siya. Hindi siya yung sobrang amazing katulad ni Bazinga at ni Mana. Pero, ang catchy pa rin. Oo. Tapos, yung, syempre nakaka-touch as an 18. Kasi, for you yun eh, di ba? For the fans. Tapos, dito natin papasok yung tinatanong mo sa akin na hindi ko pa rin nasagot sa'yo yung ano ibig sabihin ng mahalima. Oo, kasi nabanggit nila sa dulo. I think I have an idea na parang, sige, lima. Kasi lima. Pero mahal ko yun. Ewan ko. Mahal ko yung lima. Or something. Hindi ko alam. Reset lang yung mahal lima. Tapos sobra sigurong happy nung mga 18 kasi ginamit nila. Inacknowledge nila yung mahal lima. So kasi te, eto, sinerch ko to as a tita. Nababasa ko kunyari. Sinong bias mo? Tapos may mga sasagot na, OT5. OT5? Pang alam ko lang 5 sila, ganyan. OT5 daw. Tapos minsan nakikita ko rin siya sa BTS, na OT7. Sabi ko, depende sa number. Hindi ganun. Tapos parang sinasagot siya kapag sino bias, pero wala kang bias. Ang sasagot mo, OT5 daw. Sinerge ko, ano ibig sabihin ng OT5? Nang OT-OT na iyan. Kala ko, overtime. Parang, one through. So, one through five. Para OTP, one through five. So, kapag tinanong ka sinong bias mo, sinabi mo na OT5, wala kang bias, mahal mo silang lima. Tapos may isang 18 nang invento. Dahil, alam mo namang, ang 18, parang gusto lagi Pinoy. Parang, syempre, Pinoy yun. Mahal lima daw, kasi mahal na silang lima. So, ginamit yung mahal lima. Recent lang yan, wala pa atang mga isang buwan, dalawang buwan, ganun. Totoo ba? Oo, kaya parang, tas ginamit ng ano. Kaya nga, nakarating na sa kanta. Ang ano din nila, nakikinig sila sa fans. Nag-lurk sila, di ba? Minsan may nire-replya sila ng mga tweet. Ayun, te, yun ang ano behind sa Mahalima. Kaya,
Nakatatawa ako. May pangamangkin ko kasi ano siya. Fan din siya ng SB19. Nandito kasi nakikinig. Tapos parang, di, lagi kami nanonood. Kaya siya din ang kakwentuhan ko lagi about SB19. Tapos parang ano, sabi niya, Ninang, hindi na si, ano, wala na daw siyang bias. Mahalima na daw siya. Tapos ako, hindi ko naman ginagamit yung word na yon. Tapos narinig ko sa kanya. Minyang mahalima daw siya, mahalima. Ano impression mo sa mahalima? Nung una parang, okay, parang minsan, nakorehan pa ako nung una. Tapos parang, ginagamit ko na din, na ano, parang, pag minsan, pag tayo, wala tayong mapili. Kasi di ba nagkakantuhan tayo? Okay. Tapos parang, tebet na natin sila lahat, mahalima. hindi mo ina-acknowledge siya, sasabihin ko, mahalima. Tapos, hindi ko kasi sure, parang yun nga, may idea ko ng mahal. Mahalin mo silang nila. Pero hindi ko sure. So, parang... OT5. So, yeah, ito, yeah. Hindi mo maririnig yung OT5 na ngayon sa... Mahalima na. Pinoy na Pinoy. So, parang okay din naman. Ginagawa nilang Pinoy lahat. Uh-uh. Kasi hindi natin ito nabanggit, eh. Kanina, nandito sa outline ko na... Last na to, yung mga mini trivia. So, ayun na yung nirundown namin yung kanta sa Pagsibol. So, stream Pagsibol. Sobrang ganda. Walang tapon sa anim. Nakakabitin pa nga, di ba? Actually, syempre, we want more. Yes. But for now, we'll replay everything. At excited na kami sa concert sa August 1. Naman! Excited. Pwede na ako. Medyo happy. Wow. Medyo masaya nga ako na na-move kasi... umabot sa EP. Yes. At feeling ko din pa sila nun masyadong ready din. Kasi parang mamadali sila sa mga choreo. So, yung mga mini trivia pala, te. May 5 houses. Kinamento ko sa'yo to, di ba? Oo. So, kasi sa mga bias mo, mayroong tayong sinatawag na maisan. Mm-hmm. Maisan, freezer. ano yung kay Josh? Ihawan. May ano ko, call a friend. Ihawan, farm, at saka manukan. So, maisan ay house po ni Justin. Kasi, si Justin ay corny. Sobrang kakornihan niya, Diyos ko. Pero, ang cute. We love you, Justin. Ay, yeah. Ang cute ni Justin, kahit na corny siya. So, corny, maisan. So, kapag bias mo si Justin, taga maisan ka. Pag ang bias mo si Josh, ihawan ka. Kasi parang... Parang barbecue. Kasi parang hot daw, ganon. Hindi ko rin masyadong sure yung kay Josh eh. Pero ihawan. Parang hot barbecue. Mga okay. BBQ. Na parang... Sige. Pats may time na naging top si Logan. Kasi parang may viral si Josh na post about Topsy. Parang ganon. So, Topsy Logan na naging ihawan. Okay. Tapos... Si Stell ay farm kasi mahilig si Stell sa strawberry. So, strawberry farm, gano'n. Si farm, taga-farm ka. Si Pablo naman, taga-freezer ka kasi mahilig ka sa mahilig si Pablo sa hotdog. At si Ken manukan dahil, manukan all poultry dahil si Ken ay mahilig sa chicken. Diyos ko po, Jazz Averilla. Kung may pa-quizby po ang SB19, baka naman. Baka ako yung mga perpe ko na iyan. Ang dami ko nang alam kasi eto din, thank you naman din po sa quarantine. Wala kang magawa. Naubos ko na lahat ng video. Minsan nauubusan na talaga ako. Kaya TikTok, nagagaling mag-edit ng mga 18 sa TikTok. Thank you for the content. Na isinesend ko sa'yo. Yes! Kaya, hi na ko, sobrang eto... So, itong episode na to is Why We Stan SB19 and why you should also check them out. Kung tiningin nyo ay rip-off pa rin sila ng Korean, try nyo lang panoorin yung What muna. Oo. Hindi, Go Up. No? Oo, actually, kahit na at this point, kasi quality entertainment sila eh. Yes. For them to be idols of gano'ng karaming 18, di ba? Mm-hmm. Saka, alam mo, minsan natutuwa talaga ako na, eto ta kasi, meron din ako mga nakaka-message talaga ng mga friends na mga kasingidad natin, na 18, pero yung hindi kami nagtatagal mag-usap, parang magtatanungan lang, sinong bias, pet niya rin, ganyan. Pero ikaw kasi tayo talagang, magka-chat talaga tayo lagi.
Pag may tag-jack, hindi, oh my God, ano itong bagong to? Kaya happy ako doon talaga na, ay, buti na lang may kasama na ako na dito sa fandom na ito. Do, kasama ko na naman yung pamangkin ko si Jang Jang sa fandom ng SB19. Ang bias niya si Stell. Oh, farm. Si taga-farm siya. Oo. So, ikaw, te, ay, hindi mo pa ma-sure kung ikaw ay taga. Hindi ko alam. Yung maisan or freezer. Ano pa ba? Sobrang they are worth. Worth it talaga. Sobrang worth it. Sila talaga napapasaya sa akin ngayon. Parang, wala naman akong ikakasaya. Saka sabi ko nga, paano ako magkakajawa nito? Tumaas na naman po ang standards ko. Oo nga, actually. Sino dyan ang marunong mag-compose? Sino dyan ang kayang sayaw ni Ken? Sino dyan ang kayang boses ni Stell? Come on. Ang okay, hirap. Media, at ang skincare routine ni Jo. Skincare routine. Bro! Alam mo ba, dahil kay Josh, napabili ko ng vitamin serum. Wow! Kasi, vitamin C serum, kasi nilalagay daw niya yun. Kasi si Josh, trivia pala, ang pinakamatanda si Josh, 27. Uh-huh. Si Ken at si, ay di, si Stella at si Pablo, 26. Si Ken, 24. Si Ja, 23. Kaka 23 lang ni Ja. So, si Josh ang pinakamatanda, pero siya ang pinaka fresh. No, I mean, ang ganda ng skin ng bata. Sobra. Kaya anong skincare routine mo? Binlag niya yun, te. Pinanood ayan ko lang nga, yung vitamin C serum. Napabili. Merch talaga yun eh. Merch. Kung mag-release sila ng merch, uh-oh, te. Ng skincare. Bibili kami. May merch ka na ba, te, ng ano, SB? Wala pa. Pero gusto ko, if ever may photo cards yung, ay hindi, mayroon pala sa Samsung, no? Kaso, phone naman yung bibili. Oh, te, mahal. Pero bumili ako ng Dunkin. Yes! May code sila, SB19 combos. So, yeah. At ito din, nakaka-proud yung ang dami din nila ng mga endorsements from zero endorsement. So, ang mga endorsement nila ngayon ay Dunkin, Pepsi, TM. Lazada. Naparad ba ba yung ano? Hindi pa. Baka, char. Yung parang may mga fans? Alin? Yung TM Mad Rush to Your Crush. Ay, hindi pa. Ano siya, weekly, tapos na siya, last episode na next week, bonus episode, weekly yun, tena show. Dun na mga may mga fans, nagigame sila, te, ang dami dong ayuda, panoorin mo rin siya. Ang cute din. Oh, madaming Ken din dun. Eh. Oo. Na-entertain din naman ako. Ano dun, kasi eto, may mga ship din kasi. Dun naglayag ang Ken teen. So, Ken at Just. Ken and Cha. May ship ka na ba? Kentin din nata. Kentin. Ang cute-cute kasi. Lalo na yung meron silang cats, di ba? Oo. Si Kuro at saka si Sersha. Sersha. Come on. Come on. Sorry. Tawa ako eh. Sersha talaga dyan. Come on. Sana pinang... Ang cute. Ang cute. So, si Ken nga, may pusa siya na black. Tapos si Ja, bago lang yung kay Ja, white. Tapos si, ano, si Stell, may aso siya, te. Uh-oh. Ang pangalan ay si Gimo. Gimo. Uh-oh. Kala ko, te, din una Gimo. Ganyan. Te, Gimo. Alam mo bakit? Ah, Gimo. Okay, get. Ang pogi mo. Sari-sari si Stell. Si Stell talaga sobrang funny. Sobra talagang, ano, adorable. Mm-mm. Pero, nung una nga nakakalungkot kasi parang siya yung lagi tinitira sa visual, ganyan. Pero, if you get, ano, i-English pa si tanga, if you get to know him more. Oo, kasi ang, parang siya yung pinaka-friendly sa fans. Oo. Parang lagi siya nag-reach out, nagko-comment siya. Saka te, ano, sunshine boy, di ba? Anong sunshine? Yan na, trivia tayo. Naririnig mo na yung ulan? Lakas na ulan. Sorry po. So, si Stell ay si Sunshine Boy kasi parang kahit yung mga members sinasabi na siya yung nabibigay ng sunshine sa kanila, nagsaset ng mood, nagpapatawa lagi. Sunshine Boy, si Stell. Aww.
Ano I love Stell. No, grabe Stell. Si Josh naman, hindi natin masyado mabanggit si Josh, baka sabihin niyo hindi kami mahalima. Iba din naman si Josh kasi parang siya yung kuya ng group. Tapos kung wala si Josh, walang A, walang SB19. Yes, bakit eh? Wow. Recruiter siya eh. Siya ang nag-recruit po kay Ken at kay Ja kasi mga friends niya si Ken at si Ja. So at ayun, bumili ng plane ticket si Ken. Yes. Come on. Yes, boy, kung wala si Ken, hindi ko kaya. Kasi si Ken yung Ken ano eh, hindi siya yung, hindi nila kasama simula umpisa sa pagte-train. Parang, di ba marami sila, tas every week daw may natatanggal. May mga video sila na pito pati. Pito pa yung kumakanta ng Love Goes sa Katila Luha. So, wala si Ken sa original lineup. Siguro mga nag-quit, di ba? Di ba si, nag-quit nga daw sila. Tas yun, kinontak niya si Ken. Pero, gets kung hindi SB19 si Ken, hindi. Diba? Ang ganda rin ng combination nila. Lahat sila may ibibigay talaga. If so, only for Ken kasi, di ba, ang distinct ng boses niya na tuwing, kahit nung una kong 18, na siya, distinct talaga yung boses niya, parang, okay, si Ken to. Kasi minsan si Jata kasi Stell, nalilito pa ako until now. Pero si Ken talaga, oh my gosh, ayan na. Eto, siya lang yun. Oo. Sa go up pa lang yung, para kay Garuda, das, I'm gonna go up. Tapos parang hindi mo siya lagi naririnig sa mga local artist. Parang, tapos biglang may bibirit si, tapos bibirit si Stell. Ay nako, ang dami naming, ang happy ko sa episode na to, te, kasi parang, ang tagal ko nang gusto tong ilabas. Nagtimpi pa po siya niyan. Oo, kaya pinaalis ko muna si Dustin kasi te, kailangan ko ng someone na nage-gets tong kabaliwan ko. Gets? Ay, naman. Ito kabaliwan, it's passion. Wow! It's, alam, umiyak ka na ba dahil sa kanila? Wow. Ako kasi naiyak talaga sa Tony Talks. Talaga ba? Kasi pa, tas lalo na yung dulo na nag-acapella sila ng, kasi big na yun yung Tony Talks eh, kasi ang daming views nun, tas ang daming nanonood nun sa Tony Gonzaga, maraming talagang fans. Yung dulo nag-acapella sila ng hanggang sa huli, tas nagpakita ng lumang picture, te, iyak ako, te, as in. Sabi ko, oh my God, I'm standing the right people. Parang yes. Ganun. Mas, grabe yung, nakaka-proud, para kang, oo, nakaka-proud talaga. Na kahit hindi tayo nag-start dun sa pinaka-umpisa nila, at least na dito hello, tayo ngayon. 1 month pa lang. Pero gets, pero, oo, nakaka-proud kasi you know that they started from the bottom na they made their own name, they trained for it, they went to yung mga events na wala masyadong tao, galing sila sa, yung some of them are galing sa hirap, ganyan, tapos tiniis nila yung ano, just to train, just to make themselves known. Ganyan. Yes. At saka, may nag-tweet kasi te, ng mga haters, na parang, ano daw, SB19, biglang sikat. Be, hindi sila biglang sikat. Tinrabaho nila yan, te. Ang unang song nila, Tila Luha. Walang, wale. Ang mali naman kasi, te, sa Tila Luha. Wow. Ang music video, mga Korean. Oo, kita ko nga yun. Feeling ko, nung umpisa talaga, sobrang controlled sila ng Korean company. Uh-oh. So, sana hindi to pakinggan ng show BT Philippines. Pero ngayon, kita mo yung creative freedom. Uh-oh. Kita mo na Pinoy. Pinoy talaga. Uh-oh. Feeling ko yun yung malinang technique ng Tila Luha eh. Parang, uh-oh, sino to kumakanta ng mga to? Hindi na ipakilala. Alam mo yung parang sa video ka na background. Oo. Parang ganun. Akala mo cover song lang? No? Uh-oh. Tapos, kung ipinakita nyo na ang mga mukha ng mga yan noong umpisa palaang, kaya, wala man lang sila doong cameo. Mm-hmm. Nag-a-acting sa may napanood natin yun na acting-actingan lang doon yung mga Korean. E di, masabihin talaga na ano. Saka ano ata din, may hindi yun pure Pablo, yung Tila Luha. May kasama siya doong na-compose. Pero ayun, yun yung namali ng Tila Luha. So, okay lang. Kailangan nilang ma-experience yun. Uh-huh.
Alam natin talaga na kailangan. Oo. So, ano pa ba, te? 1 hour na tayo dito. Ano, ayun, sobrang ako, happy ako. Eh, ako muna. Ikaw muna, sige. Oh. Baka may message ka sa SB19 mo. So, ayan, SB19, SLMT, salamat. So, I really look up to you as idols, as people, as artists. Ayan. Tapos, I'm really happy din with the 18. Kasi, if only for what I've seen, ang bait. Ang bait ng fandom, ng mga tao. Parang welcoming talaga. Parang nakita ko rin yung comments sa Tony Talks. Parang, first time ko sila mapanood, ganyan. Tapos yung mga reply, parang welcome, ganyan. Very welcoming, very warm. So, same sila ng SB19. So, I'm really happy to be in this fandom. Ayon. Yes. Ayon, welcome. Maka welcome. Ako ba leader? Hindi nga, bago lang din ako. Kumpara dun sa mga noon pa. At, ayon, ako din. Sobrang thank you, SB. Char. De, ano, thank you, SB19. Sana mapakinggan nyo ito. Charot, hindi. Ayon, kasi, nung siguro, nung 2021, medyo hindi, ano, alam mo yung feeling ko, feeling down na ako. Kasi alam mo yung nag-expect ka na babalik na sa normal, ganyan. Uh-huh. So, parang nung January to March, feeling down talaga na ako. Parang hindi ko na alam paano ko sasaya. Promise, hindi to plastikan. Tapos nung na-meet ko sila, te, alam mo yung may nilook forward na ako everyday. Meron akong pinapanood na iba. Hindi ako nakakatapos ng movies na nun eh. Kasi may sobrang lagi akong malungkot talaga. Yung, basta hindi ako masaya nung time na yun. Tapos talagang sumaya uli ako nung na-meet ko yung SB19. May nilook forward na nga ako sa life ulit. Tapos sobrang nyo ako napapasaya. Ang galing nyo. Yun nga, I look up. Igaya-gaya! Ayoko, may English pa ako. Sobrang, ayun, sobrang galing yun. Umahanga ako talaga sa inyo. Saka gusto ko rin yung advocacy din na Pinoy pride na gusto nilang itayo yung bandera ng Pilipinas na ako kasi talaga, mapinoy ako eh. Geologs talaga ako eh. Yung mga local bet ko talaga din. So yun, thank you dun sa inyong advocacy na yun. Ang dami kong gustong sabihin. Pero yun, ako talaga napasaya ako ng SB19 at yung 18, sobrang babait nga din. Eto, na-reveal ko na ba may stan tweet ako? So, may stan Twitter ako. Secret na lang. Pina-follow ko at hindi ko nakakuha ang mga chismis. Nakakahiya. Pero, ayun, ganun na ako. Kasi baka maingayan na yung mga tao sa tunay kong Twitter na puro ako SB. Tapos, nagre-retweet pa ako ng kung ano-ano. So, gumawa na ako nung mga May ng sarili kong stan tweet. Na first time kong ginawa ever. Ayun, sa ganun ko kamahal yung fandom na to. At sana, ano, mas marami pang ma-achieve yung SB19. World domination. I'm with you lovely. Sa world domination. Kinakabahan lang ako kasi dadami na yung kaaga ko kay Ken. Pero, kahit naman anong mangyari, hindi naman siya mapapasa akin. Malay mo, te. Wow. Ken Susan, char. Sobrang, kahit ako, mahal ko si Ken Susan talaga. Ken Susan, char. Ayun, sobrang thank you. At, kung hindi ka pa 18 at naging 18 ka dahil sa episode na to, I welcome, i-message mo ako, magkwentuhan tayo. At kung hindi, Tag ka na rin namin. Yes. Doon tayo ng group. Char. May time nga na may sinalihan ako na ano eh, 18 titas, te. Oh, add mo na ako, te. Messenger. Pero te, kasi, umalis din ako kasi mga tita nga masyado. May mga 60s na. Tapos parang... OMG, may 18 na 60, I love. Oo, be, mga 60s na. Pero hindi rin ano eh, hindi sila masyadong active. Tapos ang hirap din kumuda. Ewan ko, mas buti na lang talaga na ano, tayo yung nagkachikahan. Yes. Oo. So, ayun, very happy. And stan SB19. At kung secretly 18 ka, may mga ganun yung hindi nila pinapakita na 18 ka. Message mo ako, magkwentuhan tayo. Sinong bias mo? Kung dapat hindi si Ken. Ang wini-welcome ko lang sa akin ay hindi baya si Ken. Charot. So, ayun, Tel, at ano na tayo? Ako'y paus na. Narinig mo? Parang, oh, medyo ano ka na nga. Garal ka. Na. Sorry. Andaldal ko kasi, ka Tel. Andaldal ko kasi sa... Sobrang bet ko kasing gawin talaga tong episode na to. At gusto ko rin sa'yo, Tim, thank you nga. Kasi at least na meron na ako talagang nakakakwentuhan lagi. Nasesendan ko ng kung ano-ano. Hi. Ng ayuda. Thank you so much. Ng ayuda. Na minsan feeling ko, ay, baka napaparami ng set ko kay Eira. Hindi. Uy, go lang. Hindi niya pala napapanood. Ayun. Ayun ba kasi gusto ko
hintayin sa TV. Oo, sabi mo nga gusto mo sa TV mapanood. Gawa na tayo ng spreadsheet. Ay, sige te. Totoo ba? Ay, gagawa tayo ng playlist sa YouTube, tapos mag-a-add na lang tayo doon ng mga papanoorin na must watch interview. Tapos kung gusto nyo rin ng link na yon, bibigay ko sa inyo, mama. Kasi may mga interviews sila talaga na dapat mapanoorin. Yung Korean Times interview nila, iba yon. Ewan ko, gusto ko rin yung kay Tito Boy na ano nila yung na-interview. Na yung una, hindi yung pangalawa. Hindi ko sure. Oo, pangalawa na kata nakita ko. Oo. So, meron ako sa inyong parang list ng, excuse me, must interviews, watch. Must watch at mga vlogs at mga, ang tawag kasi nila dun sa, ang tawag nila dun sa mga pa-games? Sound break? Mga games? Oo, sound break ata. Oh, sound break. So, ayun mga kuda, thank you so much. Thank you so much, Eira, sa pag-join sa akin sa episode na to. Sobrang happy. If you like this episode, please follow Kuda Serye on Spotify, Google Podcast, and Apple Podcast. You can also watch this video on YouTube. Subscribe to my channel, Jazz Aberdilia. At ano pa ba, meron tayong Facebook group, Kuda Serye After Podcast Kuda Group. At ito last na, meron tayong, kung naririnig mo to, series kung saan pwede kayo mag-send ng mga letters, at ano, kung may love advice kayo, career advice, kayo nanghihingi kayo ng career advice, o gusto nyo na magkwento about SB19 at kung ano-ano pa, send nyo yan sa kung naririnig mo to, form namin sa tinyurl.kudaseryeknmt. Ayun lang. Gusto mo ba mag-follow sa Instagram? Okay na, it's good. Okay na. So, follow nyo yung stan Twitter ko. Charot, ayoko sabihin. Ayoko sabihin, secret lang yun. Ano, dapat i-message mo ako, papa-follow kita. Feeling. Yeah. Ayun, thank you so much, Eira and Stan SB19. Yeah. Bye! Hi Kakuda, ikaw ba ay magpapabudol sa Shopee? Kung magpapabudol ka sa Shopee, ay idamay mo na ako dyan. Alam nyo ba? Alam mo ba na ang Kuda Serye is now a sponsored podcast by Shopee? At kung ikaw nga ay magsha-shopping habang nakikinig nitong episode na to, i-click mo yung link ko nandyan sa description nakalagay podlink.co/6UX. Pag kinlik mo yan, mapapunta ka ng Shopee at ayan na, start mo na yung budol na yan. Mag-shopping ka na at para ako din ay makapag-shopping. Thank you Shopee for sponsoring this episode. Bye!